Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamagandang update. Ito yung kumakalat na talagang napaka sarap pakinggan, napaka gandang kumbaga panimula ng ating araw na Lunes, mga Kaldab. Nakakatuwa lang po dahil yung mga kumakalat ngayon ay talagang umaayo naman po at pumapabor sa atin. Imbis na makakatulong nga po sa mga Armin, sa mga main fanatics, eh, na-disappoint po sila. Real talk, mabuti pang hindi na lang daw po nagsalita si Ibiang, mga Kaaldab, patungkol nga po sa kasalan, di po ba? Kesa naman po sa nagsalita siya na sinasabing wala pa. Ang masakit kasi na salita, mga Kaaldab, totoo naman po eh, yung walang kumbaga eksakto, di po ba? Walang eksaktong taon, buwan, araw, di po ba? Yun ang mabigat doon. Mabuti pa yung nagbigay ka kahit sabihin natin 2 years, at least may inaasahan na. At least alam mo na, di po ba? Yung mga ganyan kasi malaki ang posibilidad na may magbago, di po ba? Tapos ito nga po, kaya nga po marami nagko-komento umaayon sa atin, kaya yung iba nagre-react. Totoo naman po kasi kung totoo po na porsigido ka dun pa lang sa wedding, pagbibigay mo ng wedding proposal, dapat alam mo na may bala ka na eh. Hindi ka naman kasi magbibigay ng wedding proposal na ayaw mo na magpakasal. Ibig sabihin niyang gusto mo na magpakasal, di po ba? Kaya naman tinanggap ng babae yan dahil gusto niya na rin magpakasal, kaya tapos sasabihin wala pa, wala pang plano. Common sense na lang po, mga Kaaldab, di po ba? Hindi tayo eksperto pagdating sa mga pag-ibig na ganyan, mga Kaaldab, pero kung totoo po, alam mo na. Pero ang problema, hindi siya totoo, kaya wala po silang halatang sarsuela lang kasi wala po talagang plano magpakasal. Yan po yung katotohanan na hindi matanggap ng mga main fanatics sa Tarmin, na disappoint po sila sa naging interview o pahayag ni Ibiang kay Corina Sanchez. Di po ba? At yung kumakalat ngayon na nakakatuwa po yung post ng Aldab Nation na president, vice president. Totoo naman po eh. Sino nga po ba nag-construct ng mga ganito? Sino nga po ba yung nagturo kay Richard Polkerson? Walang iba kung si Maine Polkerson. Ito yung sinasabi ni Ogie na kung anong meron si Mengay, meron din po si Alden. Di po ba? Isipin nyo ha, tatay, si Tatay Dab. O si, di po ba, na talagang siya po yung pinaka number one mentor ngayon ni Alden pagdating dyan. Baka may mag-react na naman dahil simula't simula pa lang tinuturo na po yan ni Tatay Dab kay Alden na magkaroon ng magandang negosyo. Di po ba, siya nga lang po kasi yung, eto ha, sa mga hindi naniniwala o naliligaw lang po, siya lang naman po kasi yung naggawang makapagmano si Alden lang naman po ang nakakuha agad ng mano kay Tatay Dab. Ibig sabihin, kasal na po talaga sila, di po ba? Ilang beses at paulit-ulit naman po yan ginagawa ni Alden kay Tatay Dab, di po ba? Pero sinabi naman po ni Tatay Dab na hindi niya pagmamanuhin ang taong nanliligaw sa kanyang anak habang hindi pa kinakasal. Eh, ilang beses nga po bang nagmano si Alden kay Tatay Dab? Di po ba, marami ng beses? Ibig sabihin, matagal na po talagang kasal. Pero walang naniniwala, walang sumisimpatya. Ano lang daw yun, yung sinasabing publicity lang kasi nasa Itbulaga. Eh, paano yun nasa event? Di po ba? Hindi naman live camera yun. Talagang, kumbaga, private event yun. Sila-sila lang nandun. Eh, bakit siya pumayag? Tapos na-picturean pa. Doon pa lang may mali na eh. Doon pa lang masasabi nyo na mukhang totoo na yung totoo na to. Hindi na po pwedeng sabihin na on cam, di po ba, dahil walang camera nakatutok doon. Tanging mga true-blooded Aldab Nation lang po yun nandun. Napakarami po talagang lapses kung titignan ninyo, di po ba? Kaya nga po ako masaya kapag nagbibigay ng update dahil basag na naman po sila. Ang problema, kapag basag sila, nagre-react sila. Normal lang naman po yan. Kasi dapat yan direct to the point, nasa na yung update ninyo. Nasa na yung mga sinasabi nyo.
Anong masasabi niya sa sinabi ni Ibiang? Wala, wala nga pong comment doon. Hindi nga po ito shinare ng mga taong, alam niyo na, mga main fanatics, Armin, kasi disappoint sila eh. Di po ba na wala palang magaganap sa 2023 eh? Bakit sinasabi niyo may kasalan? Eh sino yung paniniwalaan namin? Di po ba? Yung mga Armin o si Ibiang? Kaya basag po talaga sila, o talagang sinadya lang po silang basagin ni Ibiang para matigil na sila. Pwedeng ganon, di po ba? Pero syempre mga kaalda, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang sa akin lang, gusto ko maging updated po kayo sa mga kaganapan. Hindi lang naman po tayo nagbibigay ng update, eh nagbibigay din po tayo ng mga masasabi natin 101%. Po ba? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, lagi ko tong sinasabi. Huwag po kayo basta-basta palilin lang sa mga nagbibigay po ng mga update. Marami po dyan ginagamit lang ang Aldab. Marami dyan kumbaga kumukuha lang ng impormasyon. Pero kapag nagkaroon ng kagipitan, eh lalaylo po muna yan. Po ba? Alam nyo naman po na marami tayong mga kalaban pagdating po sa Aldab. Kita nyo naman po yung APT, di po ba? Hindi natin alam kung sino yung kakampi natin. Hindi natin alam kung sino yung mga taong ayaw sa atin, di po ba? Ang importante lang, tayo-tayo lang po. Mga Aldab Nation, sabi ko nga po, hindi naman natin kailangan mas marami. Di po ba? At least importante lang, eh, updated po kayo. Hindi po kayo nabe-brainwash. Wala pong mga tao ang nagpipilit na buwagin pa rin po tayo, marami pa rin, pero yung nagpipilit na ipaglaban po yung Aldab Nation, mas marami po. Kaya dun pa lang po panalo na po tayo eh. Kaya lang syempre ako bilang true blooded Aldab Nation, kahit naman po sabihin natin na magkasama naman yung dalawa, iisa lang yung bahay, wala pa rin po tayo sa posisyon para ipagpilitan yan. Ang sa atin lang, magbigay ako ng update kung ano yung mga kaganapan, basagin po yung mga gumagawa ng fake news. Si tapos sasabihin tayo pa po yung fake news. Eh ngayon lumalabas po na sila po yung fake news. Nangangarap po sila ng gising na magpapakasal next year. Yung pala wala naman po palang katotohanan. Hindi po ba? At wala po ha, narinig nyo po sa video, wala pang eksakto. Hintay natin yung withdrawal na lang po ng dalawa, kung sino yung unang bibigay, kung kailan. Yan po yung abangan po natin, dahil malapit na naman po talagang pumasok at matapos yung sarsuela na yan, di po ba? Pero ulitin ko lang po, maraming pwedeng magbago, di po ba? Kaya dito pa lang sa sinabi ni Ibiang, panalo na po talaga tayo. Well, comment na lang po kayo mga Kaldab kung gusto nyo pa po ng pinaka latest. Tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.